isinagawa ng RMN Davao Employees Union o RDEU ang isang welga matapos ang kawalang aksyon ng RMN Davao Management sa kanilang Collective Bargaining Agreement o CBA. 15 beses na hindi umupo ang management sa negosasyon upang pag-usapan ang nasabing CBA na sinusulong ng union. Ayon sa Pangulo ng Union na si Gina Hitgano, nagkaroon ng gross violation ang management dahil sa paglabag nito sa probisyon ng CBA sa usaping Union Security Clause at Job Security. Ang Job Security Clause ay ang katiyakan sa pagtatrabaho bilang isang regular na manggagawa. Dagdag pa ni Hitgano, ang pagkuha di umano ng management ng mga kontraktwal o talent upang ipalit sa mga union member na umalis na sa kanilang mga trabaho ay labis na nakaalarma. Tinawag itong union busting ng RDEU. Buhat karon sa management na sila gibuhat karon nga programa nga kontraktwal talent. Talent kontra karon ang gipangbuhat upat sa FM o tulo sa AM. Kini dako kayo ning alarma sa union tungod kay kung kani ang buhaton sa management mga hurot ni ibas jud niya ang amo ang union din sa sulod dako kayo ang amo ang kasubo tungod kay sa among katong mga kaubanan na mga nihawa o gibakate ang mga posisyon wala kini gireplisan wala kini gihulipan sa management na dapat kini hulipan. Gani ang ilahang standin ha, gikonsidera nila daw ang among rekomendasyon, walay assurance nga kining mga posisyon na for hire. So, uto-uto lang ni, gimuro-muro lang ni sa negosasyon. This is size ka seatings nga nahitabo dito sa NCMB, pero wala gyud nahitabo nga development. Nakasaad sa Article 3, Section 3 ng CBA, in case an employee compulsorily or voluntarily retires, resign or disable, or dies one of his or her direct dependent, provided he or she is qualified for the vacant position, shall be prioritized for employment by the company. If no direct dependent of the employee is qualified, next priority will not be given to a qualified member of the bargaining unit, nor a member of the bargaining is qualified, the union may recommend. Amo nang gi-demand sa management nga hunungon. Pero wala gihapon di pahunong sa management ang pagpangatake sa mua. Mo nang nagkaisog ang mga kauban din sa sulod. Tungod lagi kay intimidating na kayo ang pagpanarbaho na mo din sa sulod kay puro lang pagpangatake o pagpangluto sa mua. 100% paralisado ang operasyon ng AM at FM station ng RMN Davao. Suportado naman ng ilusang Mayo 1 ang inunsad na pag-ilos ng union. Obligasyon sa NAFLO, KMU, isip membrong lokal niya ang RDEU na sa panahon nga gi-exhaust na ang tanang mga legal means, no? Uga katong mga conciliation conferences between sa RDEU, NAFLO, ang management nga gi-facilitate sa NCMB, wala man gyud nakabot nga resolusyon sa mga issues nga gipasangat, particular nga nung nag-file siya og notice of strike. Mo nang ang pabilin nga eskema sa management sa union busting ni ini nga hinay-hinay ginapatay ang union ng RDEU. Matatandaan noong 2012 ay naglunsad ng welga ang RDEU upang ipanawagan sa kumpanya ang dagdag na sweldo at upang binipisyo ng mga manggagawa. Nag-uulat para sa Pilabalita, ito po si Nilbren Lopez.